biktima. Samantala, balikan po natin ang report ni Ian Cruz kaugnay po ng CCTV na kanya nakuha. Ian? Yes, Jiggy, mula pa nga nitong Martes na umaga ay nawawala na ang isang taonggulang na si Ravelio Buboy Mendoza ng barangay San Antonio, Quezon City. Kaya nga mula noon ay labis ang pag-aalala ni Wenifer Mendoza. Kasabay yung walang tigil, Jiggy, na paghahanap at kanina nga lamang ay isang establishmento malapit dyan sa kanilang lugar. Ang nagpaunlak na maipakita ang TV video kung saan nga ito yung araw na nawala si Buboy. Sa video nga, Jiggy, ay makikita sa oras na 9:22 ng umaga, makikita ang isang batang lalaki. At sa puntong ito, biglang napaluha itong si Wenifer. Dahil positibo niyang kinilala ang anak na si Buboy na siyang nasa video. At kasunod ni Buboy, ang isang lalaki na nakapulang Chicago Bulls shorts, naka-gray t-shirt at may balabal sa leg. May hawak pa itong tila plastic na palanggana. Ang lalaking taraw ang namataan ng mga residente na tumangay kay Buboy. Noong araw ng Martes, may putong huminto pa sa isang tindahan ng lalaki. Kasama nga itong si Buboy at sa isang minuto lamang ang lumipas, naglakad na sila palayo sa lugar na ito. At sa ilang residente mga Jiggy nakakita kay Buboy at sa nasabing lalaki pero hindi naman daw nila alam mga may nasamang nangyayari kaya hindi nila napigilan yung mga ito. At ayon sa isa namin pagtanungan, ang lalaki na sa video ay isa umanong scavenger o mangangalakan ng basura na dati na nilang nakita sa lugar. Samantala Jiggy, isang CCTV pa nga yung ating nakita pero malayo man yung kuha kina Buboy at sa nasabing lalaki dito nga sa CCTV video ito pero makikita nang pumarangan ng bicycle ng lalaki at sumakay kasama nga yung batang si Buboy. Ang tricycle na may body number na 003 ay agad din hinanap ng mga magulang at elemento ng QCPD at natagpuan yung tricycle na yan na may katulad na body number pero ayon sa driver ay hindi naman daw niya ipinasada ang tricycle na ito noong araw ng Martes. Pinuntahan din ng mga kaanak ni Buboy ang ilang junk shop at doon nga Jiggy sa una namin kinungo ay sinabi nilang hindi daw kinala ang nasabing lalaki. At sa isa pang junk shop ay nagsabi naman yung caretaker doon na napansin nga daw nila yung lalaking yan na nagdaan doon kaninang umaga at tiniyak ng QCPD na patuloy nilang hahanapin ang lalaki at yung biktima. Umaasa naman ang ina ni Buboy na makukonsensya na ang dumukot sa kanyang anak at panawagan din Jiggy ni Aling Wenifer sana raw yung mga prank callers at prank texters ay sana raw ay tumigil na sila dahil abala na yung dinudulot sa kanila dahil Jiggy karamihan nga sa mga ito nandoloko lamang at nagbibigay pa ng maling impormasyon sa nangihirap na yung kalooban ni Wenifer Mendoza. Jiggy? Maraming salamat, Ian Cruz.